Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. So, meron na tayong buhay na mano guys, kaka-open lang natin ng tindahan. Kaya napablog tayo na maaga is wala kasi tayong pang-upload dahil today is Monday, hindi pa rin po dumating yung ating delivery from Pure Gold. So, nakakasad kasi Monday na Monday, kulang-kulang yung laman ng ating tindahan. So, ang dahilan ng Pure Gold is hindi na daw kinaya ng delivery pero naisakay na nila sa truck. Hindi lang nila dinerecho dito sa way na Paamadeo. Nag-deliver sila sa Pasantiago. So, ayun, hindi dun guys yung topic natin. Hindi about dun. Kasi ang topic natin for today's video is about utang. Paano nga ba nawala yung stress ko dito sa tindahan sa pangungutang ng aking mga customer? Dati guys, 'di ba, nakakapag-share ako sa inyo na stress ako sa mga utang ng customer dito sa tindahan. So, pero ngayon hindi na. Ilang buwan na guys dahil good girl na yung stress ko dati sa utang dito sa tindahan. So, isa lang naman yung customer ko na sobrang nai-stress ako pero ngayon good girl na siya. Hindi na siya nangungutang. Kapag may mga kulang-kulang siya, piso, 2 piso, 5 piso, kapag next na pagbili niya, kinakaltas ko na ng kusa kahit hindi ko na sabihin sa kanya kasi hindi naman siya nagbibilang ng sukle. Pero syempre, hindi natin siya dinadaya. So, ano nga ba yung ginawa ko para mawala na yung stress ko sa utang dito sa tindahan? Number one is maging vocal po tayo sa ating mga customer. Kung ayaw natin magpa-utang, sabihin natin sa kanila ng diretso. So, dati kasi wala akong lakas ng loob mga kasari na magsabi sa kanila. Hinaan ko lang yung boses ko dahil sobrang aga pa at madilim pa. 5:33 AM pa lang. Alas 6 madilim pa. So, madilim pa talaga ng 5:33 AM. So, dati wala ko mga kasari lakas ng loob na magsabi kay customer. Kaya dati kapag may nangungutang, o sige, abot na lang ako ng abot. Hanggang sa wala na akong kitain, yung laman ng tindahan ko nasa pautang lahat. So, napansin ko, napakapangit na habit yun. Siyempre, kailangan nating magsalita din kay customer. Kasi, tayo yung tindera, tayo yung owner ng sarili nating negosyo at sarili nating tindahan, di ba? So, may karapatan tayo na magsalita na kung ano yung gusto nating sabihin. So, ganun guys yung naging, yung daan na tinahak ko. Marunong na ako magsalita kay customer na hindi ako nagpapautang. So, lalo na guys sa mga construction worker na bago lang sa paningin nyo, bago lang sa place nyo, huwag na huwag kayong magtitiwala at magpapautang agad-agad. Kasi yung mga yan, hindi nyo alam kung kailan sila aalis. Meron nga dito mga kasari na sari-sari store owner na tangayan ng 18K, hindi na nagbayad. Sa ano yun guys, talipa pa, mga ulam-ulam, alam nyo naman, mahal na mga karne, ng manok, ganyan. Tapos 18K, tatakbuhan ka lang, diba mga kasari? May tao sa labas. Higop muna tayo ng kanya. So, ang hirap magtiwala, diba? Kaya, kung gusto nyo na wala kayong stress sa pagpapautang, huwag kayong magpautang. Pero ako guys, hindi naman maiiwasan yun, nagpapautang ako. Medyo tumilim lang mga kasari dahil lobat na yung maliit natin na ring light. Lobat na siya, pero kita nyo pa rin naman ako. Ayan, para mawala-wala yung pagkamalat ng ating boses. So, ayun, nagpapautang ako sa mga good payer, ganyan. Pabilan. Ano yun? Isang... Merong bumili sa atin, guys. Pangalawang customer natin ngayong araw na to. So, very thankful tayo, di ba, mga kasari? Dahil meron tayong mga customer, di ba? Maliit man o malaki yung
income na pumapasok sa ating tindahan. As long as hindi tayo nasisiro, ay kailangan maging thankful tayo dun. So, balik tayo guys dun sa kung paano ko na ano yung pagpapautang, na wala yung stress ko. Kailangan mo din pala as a sari-sari store owner na maging vocal ka talaga. Yung hindi ka sobrang bait kay customer. Alam niyo yun, yung kahit naman ano guys, yung hindi mo kang bastos ka kay customer, kaya mo pa rin maging panindigan yung bawat salita. Ganon. For example, sinabi mo dun sa customer na yun na hindi ka na nagpapautang, ganyan. Panindigan mo na hindi ka nagpapautang. Kapag bumalik siya at nangungutang, hindi ka na talaga nagpapautang. So, ang stress ko kasi dito, dati kasi kapag sinabihan mo siya na hindi ka na nagpapautang, hindi siya umaalis harap ng tindahan mo. Kaya mapipilitan ka talaga na para umalis siya, mapapautang mo. Pero ang ginawa ko guys, nito nung bumalik ako sa pagtitinda, diba, na-injured yung paa natin, 3 buwan tayong di nakalakad. Inano ko sa sarili ko na babawi ako sa tindahan ko kapag nakabalik ako. So, bawal talaga utang. Para, diba, halos maubos yung laman ng tindahan natin. Kaya ayun, pinanindigan ko siya, bawal utang. So, kahit ang tagal niyang umalis dyan, hindi siya umaalis, hindi ko na lang pinapansin. Tapos maya-maya, after 1 minute, yun, maalis na siya, pumupunta na siya sa ibang tindahan para mag-try na mangutang sa iba. So, lahat kasi ng tindahan ay nauutangan niya. Kaya, mahirap din. Kasi, nadala na ako sa kanya dahil nung nakaraan, 1 buwan mahigit siyang hindi nagbayad ng utang. Tapos, hindi siya nagpapakita sa akin. Dumadaan siya sa ibang way para bumili sa ibang tindahan. So, yun yung pinaka bad habit ng mga customer, di ba? Kung hindi sila makabayad, sabihin nila ng personal, hindi yung tataguan ka. Di ba, mga kasari? Hindi naman lahat ng sari-sari store owner ay hindi maintindihan yung, alam niyo na, yung pinagdaraanan ng isang tao. Ganun. So, ano pa ba? Kaya nawala ang stress ko. Siyempre, yun nga, gaya na sabi ko, piliin niyo yung inyong papautangin. Pero kung gusto niyo talaga hindi magpautang, pwede rin naman. Ako, ang pinapautang ko dito, guys, bilang lang eh. Wala pa yatang 10 tao. Pero mga good payer yon. Hindi tumatagal ng kataas-taasan na guys. Yung 1 week, nagbabayad agad sila. Minsan nga, wala pang 1 week, nagbabayad na sila ng utang. Pero may, ano guys, may limit yung pagpapautang ko dito. Wala nang umaabot ng 1K. Nasa hanggang 500 pesos. Hanggang ganun lang yung pagpapautang ko. And alam nila yung ugali ko sa pagpapautang. May times na seryoso, ganyan. Hindi ako masyado kasing palangiti kay customer. Talagang seryoso ako sa pagtitinda. Kaya yung iba siguro hindi na rin nagtatry na mangutang dito sa tindahan. Kasi nga sobrang strict ko ngayon pagdating dito sa tindahan. Kasi diba, muntik na ngang magsara yung tindahan, makalbo yung laman ng tindahan. So, ayun, kaya nawala yung stress ng sari-sari store ko. Dahil doon, sa atin talagang mga tindera, nakasalalay yung pag-unlad at paglago ng ating tindahan. Ito muna ako, guys. Ang cute, diba, ng aking ano. Yan, guys, ay natural na ganyan. Hindi ko yung pinakustomize. Nabili to ng mother ko dito sa malaking bahay. Yan, nagtitinda kasi sila ng mga gamit, ganyan. Ano to eh? 3 klase. Yung Instagram, Facebook, tsaka itong YouTube. Nawala ang stress ko sa papautang. Siguro dahil na rin sa guide ng partner ko. Kasi siya talaga yung, kung ako strict ngayon, mas strict siya. As in, siya yung nagagaid sa akin. Nagagalit pa nga siya sa akin dati kasi nasa sa akin naman daw yun, pautang ako ng pautang. Oo nga naman, naintindihan ko yung point na yun kasi nga hindi nga ako makatanggi dati. So, yun yung pinaka masama
na habit ko talaga dati. Ayun, dahil sa paulit-ulit na pag-guide niya sa akin, natutunan ko na rin na humindi sa mga customer na hindi good payer. Kaya yun, good karma naman yun kung aanuhin mo mga kasari dahil nawalan ako ng stress dito sa tindahan. So, yun lang talaga ang masishare ko sa inyo mga kasari eh. Kung gusto niyo talaga na mawala yung stress niyo ganyan, nasa sa inyo din yun. Huwag po kayo magpautang sa inyong tindahan. Yun naman po. Meron naman pong mga customer na sasamaan loob. Pero tanggapin nyo yun. Huwag nyo nalang pansinin. May mga customer naman na kahit sabihan mo ng ganon, hindi na sila mangungutang pero bibili pa din sa yung tindahan. May mga customer na kapag sinabihan mo ng ganon na bawal utang, hindi na bibili sa yung tindahan. Pero okay lang yun. Lagi nyong iisipin na hindi sila kawalan sa inyong sari-sari store. Hindi lang sila yung bumibili sa inyong tindahan. So yun lang mga kasari ang share ko sa inyo for today's video. Sana nag-enjoy kayo at nagkaroon kayo ng idea. Kung kayo yung stress na sa mga umuutang sa inyong tindahan, ganyan lang po yung gawin nyo. So, yun lang po mga kasari. Thank you so much for watching. Happy selling po sa inyong lahat and happy Monday po. Bye guys!